anong-ano, anim. Tapos binigyan po nung pulis ng ano, kalahating banig. Binilang pa anak nung pulis. Nung pulis po dun. Binilang po kasi umaga, gabi. Pagtulong ay lagi mo siyang maaasahan. Isa din siya sa ating kalingap. Nahangad tumulong din sa mahirap. Nelson Blanc. Mga kalingap, isang magandang umaga po sa lahat. Yan po. Welcome po sa ating munting channel. Yan, Nelson Vlogs po. Yan po. May kasama po tayo ngayon. Si Ma'am Grace Biga po. Yan. Hello po, Ma'am Grace. Hello po. Ayan po. May pupuntahan po kami ngayon na nakakaawa po. Na yung nakakulong po yung ina. Tapos may apat na anak po, ha? Tatlo po. Katatlong maliliit na anak po. Yan po. Ano ba yun? Na-stroke ba yun? Opo, na-stroke. Na-stroke po. Ngayon po ay nakakulong po yung nanay. Yung mga bata. Opo. Saka, yun. So, pupuntahan po namin ni Ma'am Grace. Ayan. Bali siya po yung daan para matulungan po natin sila, mga kalingap. Yan po, shout out po kay Kuya Bal at Edna at kay Kalinga Prab. Hello po, Kuya Bal. Si Ma'am Grace Biga po. Ayan. Taga-dito rin po ako sa Barangay Magaan. Ayan po. Anong posisyon niyo dito, Ma'am Grace? Ay, barangay health worker po ako. Ayan, siya po yung barangay health worker po. Ayan, siya po yung nag-reference po sa atin na may matutulungan po dito. Opo. Nakakaawa po yung mga bata. Wala po silang ina, nakakulong. Magbintangan po yata. Opo. Ayan po, mga kalingap. So, pupuntahan namin ngayon. Sino nag-aalaga ngayon doon sa mga anak niya, ate? Yun pong kapatid nung nanay, nung mga bata. Dito po tayo. Diyan po tayo, Mother. Ah, sige po. Ayan po. Nakita po ako ni Ma'am Grace kahapon nung pumunta po ako kay Nanay Clarita. Inabangan niyo ba ako? Opo. Kasi nga po, matagal na po yatang nagpapahanap ng mga may matutulungan. Ay, may tutulong po doon sa, ano pangalan nun, ate? Aurelien. Kay Aurelien. Opo. Ayan po. Ano istorya nun, ate? Ano istorya nila? Ba't sila, ba't nakakulong yung nanay? Base dun sa ano, dun sa kwento sa akin nung, yan, nung nakakulong, saka yung nanay noon. Yun nga po, nung minor pa siya, nagtrabaho daw siya, parang napagbintangan siya na nagnakaw yata, o hindi natin alam kung ano yung eksaktong ano. So mamaya po, malalaman po natin. Opo, yan. Yung kapatid po nung nanay ang... Opo. Saka si Ma'am Grace na rin kasi siya po yung siya po yung tumutulong po doon sa kanila. Saan ba gandaan papunta kala ate? Ano? Bamiano? Kala, dito kala. Ah, dito. Ay, ito, maliit na daan. Ayan, nandito na tayo, makalingap. Ate Gire, Ma'am Grace, yung payong mo. Ah, sige po. Nabasa ka na. Para yun, dito tayo, makalingap. Umuulan po kasi yung mga kalingap, kaya nakapayong kami. Ayun, dito na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. Ay. And also press this bell icon. Ano nga po. Tao po. Magandang umaga. Tao po. Nandito na po kami. Magandang umaga po. Dito po tayo. Nandito na tayo. Wala nang malakas. Kaya... kami. Ito po yung Lola. Ay, hello po, Lola. Magandang... Ang baby. Magandang umaga po. Hello. Ay. Hello, baby. Magaling ka na? Mayroon pa po akong lagnat. Ay, may lagnat pa. Oh, yung dalawa daw po ay nag-uwi doon. Sa bali, tatlo po silang magkakapatid. Opo. Parang hindi lahat kaya ni ating alagaan. Kaya yung dalawa ay ibinigay muna niya doon. Mm-mm. Kumusta, Lola? Kumusta po? Ito po, kahit pa paano ay Diyos ko. Nag-ano po ng ano. Ang cute ng bata, oh. Ilang ay, po na bata. Yun, ano po? 4 months po. Four months pa lang? Ako nga po yan, 6 months na. Nag-anong abot, naglalaway at may sugat sa labi, oh. Baka po may laso. Hindi man po nagsawo po nung ano, nung tinapay po tostig. At hanggang pangagat po siya. Binilang ko ng tinapay na yung tostig po baga para yung inaanghat-ingat. Kaya alam po na ano yung labi niya. Pugi, oh. Alalaki, oh. Babae. Ako ba, eh. Puti, oh.
Hello, good morning. Magandang umaga po. So ito na po Ate Eden yung sinasabi ayan ko po sa inyo. Ako po si Nelson. Yung kasama po ni Kuya Bal. Kilala niyo po si Kuya Bal? Yun po, umuulan na po namin si Kuya Bal. Lagi po kami na ano sa ano, nanonood. Bali si Ate Grace po ang nag-refer po sa inyo. Nakita niya ako doon kay Nanay Clarita. Ayan po. Kaya pumunta kami dito. Baka sakaling makatulong po kami. Ayan. Yung nanay po nito ay nakakulong, nag-i-epilepsy pa. Ah, may epilepsy po yung nanay? Kaya hirap po sa paggagamot. Paano po yung pag nakakulong, pag sinumpong ng epilepsy po? Kaya nga po, ano, minsan ano po. Kahit po nag-iinom ng gamot ay sinano po siya, ina-attack po siya. Dapat po ang gamot niya ay ano, umagat sa gabi po ang inom. Ang inom? Ay, minsan po ay hindi namin naaanuhan dahil minsan po ay wala, nagagatas pa po ito. Okay. Ay, yung ama po nito ay pag hindi man po kinunta, pag hindi pinagsabihan, hindi napadala. Ay, ang hirap po nabaga ng buhay. Asan po yung tatay po? Nagpaalam po nga, yung mag-iisang buwan pa lang po ito, nagpaalam po mga trabaho sa Maynila. Kailan po yung nagtrabaho sa Maynila, yung mga ilang buwan pa lang po ay hindi na masyado nagpapadala dun sa ina. Hanggang nakulong po yung nanay nito. Ba't po nakulong si nanay po ni kasi baby? Kasi po nung ano po, yung na-accidente yung asawa ko. Opo. Nagtitinda-tinda po kami ng lumpia noon, hindi pa siya pwedeng magtrabaho noon. Tapos po ayan, nung kinuha po siya nung isang babae po para dun sa bahay nila mag ano, papaaralin niya po. Papaaralin niya, tapos papaiskwilahin niya. Kailan po ganun po ang nangyari ay nasa kanya, hindi ko man po alam na ganun ang ginagawa niya. Na ginawa niyang ganun. Tapos mag-graduate na po siya noon, wala kami pambiling tow ganun. Pinaano po nila, pinagraduate po nila, binula nila ng toga, nakasali po pag-graduate. Nag-aral po sa Moreno. Pag-aral po sa Moreno, yung hindi po ko man po alam na ganun ang ginawa daw. Sabi daw po, nag-withdraw daw po sa ATM. Nasa kanila man po yun. Paano ma-withdraw ATM? Nasa kanya ba yung ATM? Hindi ko nga po sir alam kasi nasa kanila man po yung anak ko. Naglalaba, nalinis daw po ng bahay, okay, pinapaaral. Tapos daw po, nag-withdraw daw po ng ATM. Hindi ko po alam kasi kung naaalaman ko, mamamonitor ko po, masasabihan ko yung anak ko ay naandun po sa kanila. Naalaman ko na lang po gayon na dinala na nila sa police station na may kaso ng gayon. Ay wala man po akong alam dahil ang natapos ko lang din ay grade 5. Dinala kami sa ano, sa police station. Sabi sa amin may weather or not, kailangan namin bayaran yung nakuha ng anak ko. Ay wala man po kaming kakayanan na nun. Malaki po ba yung na-widow? Saka? Hindi ko sir alam kasi sabi ay nasa ano daw po sa Ismail. Tapos ngayon po, nagdalawa-dalawa, inabot na daw po ng 48,000. Grabe yan, laki na ah. 6,000 lang daw po. Nakabayad po kami nun. Nagpasok pa ako bilang katulong sa kanya. Pati po yung anak ko, walang sweldo po. Ay nagalit po yung mister ko dahil paano siya makakatrabaho kung nag-aalaga ako dun. Mm-hmm. Yung pagtatricycle po nun ng asawa ko. Papa niya ako makakapagtrabaho kung hanggang gabi ay naandun ka. Nagtatrabaho ka dun, wala ka man sweldo. Oo nga po. Uti, ayaan mo na muna, mag-uwi ka lang ito pa, nagkapira tayo. Uti, mabibigyan, nabigay-bigay po kami misan, 1,500. Ayun pong 1,000 na hindi na niya tinanggap at dahil ang usap po ay 1,500. Tapos natigil na po hanggang po nga nag-asawa yung nanay nito. Tapos yun na po, nakasuhan na ng gayon. Nagalis po sila, nagpunta sila. Pag may balik po nila yun, hinuli na po siya. Nasa tamang edad na daw po siya eh. Ilang taon na po pa siya ngayon? 22 po. Bata pa no? Tatlo po yung anak niya. Kung sabihin, yung 1,500 pong natitira, lumaki na po na umabot na po ng ganong halaga ngayon. Ilang taon na po ba yung... Bali po siya, nangyari daw po yun ay 2000, ay 14 years old siya. 14 years old? Tapos 22 na siya ngayon? 8 years. Naging 45,000. Dinala po kami dun sa abogado, pinapirma kami. Nagpirma pa ako, di ko man din alam dahil sinasabi sa amin may whether or not kailangan namin bayaran. Unta lang po kayong babayad nun. Para daw po katunayan na mabayaran namin yung utang ngayon. Ay, hindi man na po kami nakakabal sa hirap ng buhay. Kaya po yun ang nangyari sa amin.
Hanggang ngayon, pwede nyo bang bayaran? O pag nabayaran yun, hindi. Absolute na siya? Ano man na daw po, sir. Ngayon 18 daw po, mahiring. Kung anong-ano, ma-ano-ano na lang daw po, ma-attend-attend na lang ng hearing, makakalabas na daw po yung anak ko. Ah, makakalabas na. Oo, ngayon po, pagka-hearing daw pong isa, mahintay lang po ng ilang araw. Kasi po yung sa karamdaman niya na ano na siya, stroke po sir, siya ay... Stroke pa tapos may epilepsy stroke pa? Stroke tapos nag-i-epilepsy po. Mayiging nga po, pag di kami nakakadala ng gamot dun, inutulungan po ng mga pulis dun. Mayiging nang salamat pong mayiging dun sa mga pulis dun na babae o lalaki nagbabantay po dun sa ano, kulungan. Kasi pag hindi kami nakakapadala ng gamot ng anak mo, ilang nabigay, ilang nabili ng gamot. Wala man din po akong maitulong at yung asawa ko po, driver lang. Minsan po ay trabaho sila dyan, di pa din po nasweldo hanggang ngayon. May anak po akong apat nag-aaral. Ano po yun na yung may ininom na gamot si ate na para sa epilepsy po? Nila po yun, pag uminom ng gamot po ba, sinusumpong pa rin o hindi na po? Pag noon po, hindi na siya sinusumpong ngayon po siguro sa stress kasi noon sa asawa niya, hindi na masyadong nagpapadala. Okay. Na-stress po siya. Minsan din sinusumpong pa din po. Pag hindi siya nakainom ng gamot? O kahit umiinom, nakakainom kahit siya? Kahit po nakakainom siya ng gamot, basta po na-stress siya. Ano po yung iniinom niya ng gamot para sa epilepsy? Anong pangalan? Capsule ba yun? Capsule, sir. May reseta naman po sa inyo. Oo, may reseta po. Kasi alam po hindi mo nakakabili basta sa pagwala po. Reseta? Nakahingi man na din po kami ng tulong sa barangay sa ano kailan po hindi po sapat kasi maga. Gabi tapos nagagatas po ito, hindi pa rin nanaanuhan. Kaya po, kami naglalapit sa may mabubuting kalooban na pwede pong makatulong sa problema ng anak ko. Na kahit po papaano, ayaw pong sagapot ay maanuhan po nung sakit niya sa epilepsy. Wala man po siya ng sakit ng bata pa kaya ngayon lang po nagsumpong nung sobrang na po siyang stress. Ngayon ba may iniinom siyang gamot? Nagbili po kami nung nakaraan nung ano, anim. Tapos binigyan po nung pulis ng ano, kalahating banig. Binilhan pa anak nung pulis po dun. Binilhan po kasi umaga gabi. Okay. Naiinom ng gamot. Pero ngayong araw po, mayroon pa po maiinom si Aurea Lincoln. Nagtawag. Ibig sabihin po, kagabi, wala na po siyang naiinom. So, dapat po lang nakainom siya ng gabi. Hindi po siya nakainom kagabi kasi hanggang kahapon lang na umaga daw po yung gabi. Nagtawag po kahapon ay wala man kami kakong gagawa. Hirap ng ano, ng buhay din. Kahit pang ano-ano nitong bata ay wala. May sakit nga po itong hindi namin mabila nung sa gamot niyang resita sa tipon. Pinainom ko po ng oregano, nilagyan kong kalamansi. Nagipot na hignaw-hignawan ng ano niya. Kahapon nga, idinala yan sa center, mataas ang lagnat. Siya po nag-porti. Kami talaga kahapon ang lagnat. 48 ang lagnat. Wala, taas ha. 48 po ang lagnat nito. Kahapon ay ano, kahit yung midwife namin na aware din at sabi nga namin talaga grabe ang lagnat. Pinagampunas po na asa na lang po namin din pag hindi na ano. Nagyan na lang po at nabababa po kahit kaunti yung lagnat niya na 37 po. Ilang taon na po nakakulong si ate? Ano pa lang po yun? Ilang buwan pa lang anak si ate? Buwan pa lang? Pebr- ngayon lang pong taon. Pinaanak mo na yun ate. Diba, po, diba po. Doon ate na ito, alala ko? Ito, ang huli niyang anak. Diba sa, doon po ano, bago siya manganak, binabaan na ng waran. Ang po. Ang makita po siya po, na yung kalagayan niya, hindi siya agad. Nakala namin ay okay na. Nakakita yung sitwasyon yung pala pagkapanganak ko ay babalikan pala. Binalikan ka po. Siya na po yun. Opo, pagkapanganak niya, binalikan siya. Siya na yun yung nangyari sa kanya. Nanginig-ginig po siya nung pagkaano ay. Stroke po yung kalahating katawan niya. Hindi ba? Saan po ba nangyari yun ay sa Maynila po? Dito, yung pong pag-atake niya po. Hindi, yung... Pinag... Dito lang po. Siya, napagbintangan siya? Dito lang ah, po dito sa lang. Tagbak po. Dito lang pala. Pero okay na daw po sabi, hindi na maano ng kaso yun. Iyaano niya na. Po yung nanay makalabas si
mama niya ni baby, kailangan pa rin po nun siyempre ng malaking tulong. Kasi yung kalagayan po niya, na ganyan nga, di naman pag- ako magtrabaho, may mga anak, kailangan din yung suporta ng gamot. Kasi sabi nga ni ate, noon naman daw po ay walang sakit, ngayon lang nagkaroon. Siguro sa sobrang stress talaga. Stress sa, kasi yung asawa wala nga. Nasa malayo, yung mga anak niya, siyempre naandito. Maridang po kami. Kaya siguro nagkaroon siya ng ganong karamdaman. Mm-hmm. Na imbis na yung ang sakit niya, ayun lang na stroke siya. Nagkaroon na po pala ng epilepsy. Po, nagkamero na siya na ng epilepsy po. Opo. Kasi ang, stroke ano sa epilepsy. Oo, na-stroke na siya na nagkaroon na ng epilepsy. Nag-gunik na din daw nga po sa puso kasi pag ina-atake siya, pag ina-atake po siya, nangingitim na po yung ganito niya. Nakakunik sa puso na po yung... Yung ano, may ano na din po siya sa puso. Kasi naitim po yung ganito niya, tsaka yung mga kuko niya pag ina-atake, sabi ng doktor. Po sa kulungan. Kasi po nagtataka sila bakit ina-atake na ng madalas. Na tatlo na kahit po na yun ng gamot. Hanggang po pagka ano, gabi, ina-atake po kahit gabi. Pinag-ano po sila ng doktor. Kaya daw po palang kasi nag-ano na din sa puso yung sakit niya. Na kahit nagiinom po siya ng gamot na, yung sa puso naman ng ano niya, kasi nangingitim yung labi niya, tsaka yung mga kuko niya. Kaya minsan nga po, may ginalang po, dinala po doon, pinayagan na ipinasok. Ituwan-tuwa man po yung anak ko at nakita niya yung... Ah, dinadala mo po yan doon? Dinala po minsan doon. Pero hindi po doon talaga pwede magdala ng baby. Bawal yan. Bawal. Oo. Bawal. Inila... Maraming kung ano-ano, may mga sakit, may magaling kapitan yan. Inano lang po talaga at gusto para mabawas-bawasan po yung stress nung... Buti na lang din po at mababait din kahit ay, siya po, kaya po, nagpapasalamat po ako doon sa mga nasa jail. Anong pangalan ng kulungan na nasa GMP? Ano? Sa BGMP. BGMP po, salamat po sa mga... Yung mga gwardiya doon, dahil po, tapos sa mga kasamahan po nung anak ko na ano nakakulong doon, salamat pong maigi dahil na aanohan po nila yung anak ko sa ano gamot, tsaka doon po pag ina-atake po, hindi po nila inaanohan na pag-i-stress para po maalis yung ano. Para nililibang, nililibang po nila. Okay. Anong pangalan nyo, Nay? Eden po. Eden. Eden. Ilan taon na po kayo, Nay? 44 na po. Oh, ma 45 ba ako. Asan yung dalawang kapatid niya? Nandun po naglalayas. Punta mo daw na yung dalawang kuya. Baby? Ano po? Tatlo po. Ano yung ito siguro? Ay, hindi. Hello. Anong pangalan niya, Nay? Anong pangalan mo, baby? Princess po. Princess. Cute-cute Princess niyo. Po ito. Baka may lagnat na ho ba? May lagnat pa na po pag ano. Nagdede na po ito. Mahina at magdede siya ngayon. Ano po yung gatas po niya? Estrogen po. Estrogen din dede niya. Ay, oh, pero hanap po talaga may naghihirap ng pagdede. Nakaraang linggo talaga, nag-usap kami nung anak mo. Kasi po naalala mo nung nasa Naga po kami. Umpo. Ay, kwento po sa'yo. Umpo. Nagpaligas po ako nun ng 300 sa kanya. Kasi kaya po pala pag-uwi nun, sabi niya, bakit may gatas kasi ang kanagkuha. Ni press ng gatas. Sabi ko, salamat po. Diyos ko talagang walang-wala talaga po nun. Inam ko na nga po ito. Nagpagiling ako ng bigas. Yan na po yung pinapainom. Oo. Kasi sabi ko nga po, parang hindi rin pa ako nakaka-focus dun sa seminar namin. Kasi pag naiisip ko po talaga, opo. Kasi ramdam ko naman po na talagang pag may problema yung anak mo, talagang hindi niya naiiwasang nakakapagsabi sa akin. Pero although hindi naman kami close, pero nagpapasalamat ako dahil nakakapag-share siya ng problema niya sa akin.
Tapos yun nga po baga, di ba, may JC po ang PWD. Opo, nagbigay po salamat din po pala doon. Opo. Dahil po hanggang po ngayon, may diaper pa po ito. Galay po sa salamat po sa mga PWD dahil binigyan po ito ng dalawang bag na diaper. Ano na diaper po, tsaka panggatas na. Kasi may pinagsend doon na picture. Opo. Siguro po ang mas magandang simple nating maibigay, magpatak-patak po tayo kahit konti. Pag naipon po yan, malaki marami na rin. Yun po, may mga nagpati ang barangay council, nagbigay din po noon. Alam ko nagbigay din noon ang mga tagawan. Kaya po, nung huli nga po itong ano na pagpagiling ko din po nitong huling kalahati ay maigilan po nagpadala din si Kagawa dating. Nagpano po ng ano, gatas. Talaga. Kaya natin po yung binili ng yung huli po ng apat na gamot. Tapos dalawang pagkatas. Oh, yun nga po. Kaunti na talaga po ang barangay council. Natutulong po. Kalagayan nila. Kaya talaga tinutulungan. Kaya nang syempre po, hindi po sapat. Kaya ito po yung naisip ko na paraan. Kasi nag-iisip, nagsabi kita yung anak mo doon sa akin na nasa Naga ako na. Sabi ko, baka mas maganda mailapit natin kay Bal, kay Kuya Bal. Eh, sabi naman niya, ate, hindi ko alam kung paano ang paraan. Ang alam ko, ang hirap doon, sabi niya. Eh, nagkataon po kahapon na andun siya doon sa kapitbahay namin na pinablog din nila, tinutulungan din nila. Ako siya, yun, naishare ko po, nasabi ko kung pwede po natin i-vlog na kayo. Kasi sabi ko nga, ang sa akin po talaga, ang concern ko talaga po, yung mga bata. Sabi ko nga, baka imbis na mabubuhay pa ng matagal, makakasama pa ng mga anak. Kaya nga po, yan nga po, lagi ko din natin sa pinag-iusap na. Yun na nga po, nai-stress na siya kaiisip. Ay, kung kasama niya po ang mga anak niya, stress niya. Bawas sa stress. Saka yung nasisip niya, baka talaga gumali. Ay, ito ang gwapo pati ng mga anak. Ay, kung ano. Opo. Hello. Opo, ang panganay. Ay, very good. Saan kayo galing? Ano pangalan mo? France. France? Ah, Lance. Ilang taong ka na, Lance? Seven. Tapos yung kapatid niyo pa? Apat na taon. Apat na taon siya. Ano pangalan? Axel. Ang ganda pala ng pangalan niyo. Mga guwapito pati. Oh. Sino nga ang tikya mo? Diyan sa Anita? Kuya. Ah, si Ma'am Mercy Llamis. Oh, si Ma'am Mercy pala ang tikya nito. Dito lang pala, may daan pala dito. Opo, dito, may daan pala dito. Diyan tayo nagdaan. Hindi ko rin kabisado yung ano ay. Kaso, paikot na. Ay, ito po, labas na po ito. Labas, yan, labas na papunta sa labasan. Ito na mapapunta sa Min, sa ganitong paraan po, ano? Opo, salamat po sa inyo. Sana nga po matulungan kami ni Kuya Bal. Masuportahan kahit po sa panggatas-gatas at saka ng ano po, yung gamot po ng anak ko. Ang importante ay sa gatas ay kahit pa paano ay, pero ano pa din po ay. Pagbalik ko po dito, baka bibili ako po ng gatas sa diaper. Salamat po. Salamat po marami. Kaya, para po, pag may budget pa, baka bili ako ng bigas na dito. Tapos pambaon-baon na din ito, Kuya, kasi ipag-aaral. Minsan wala po talaga. Minsan po na ano nga pa ko dyan, minsan nagkakalakal po yan. Oo, hindi napasok. Kaya pala sabi ni Ma'am ay ano, minsan ay sabi ni Ma'am ay hindi daw po ito napasok. Minsan nakalakal po. Nakalakal ka na? Namumulot po ng mga ano dyan. So may bibira, huwag ka mapunta doon at baka masugatan dun ka. Hindi pati, baka masugatan ka. Matitanong ka. Mas lalong maraming, ano, mag-school na ikaw lagi, ha? Simula sa Martes kasi Lunes yata po ay holiday. Holiday na po. Martes, ma-school ka na araw-araw kasi si Kuya bibigyan ka na doon niya ng pambaon araw-araw. Ha? Mag-aral kang mabuti. Malay mo, hanggang makapagtapos ka ng pag-aaral, suportahan ka ni Kuya. Tapos ay isasama ka na ni Kuya pagbablog. O gusto mo sumama na kay Kuya pagbablog? O Kuya. Gusto mo magvlog? Gusto ko yan sumama sa pagbablog. Ha, mag-aaral ka ng mabuti ha. Mag-aaral ka muna na mabuti. Oo, mag-aaral. Huwag ka munang mag... Mabuti, huwag ka daw dun mapunta. Mapunta sa... mga nangangalakal para... Oo, dito ka na lang. Oo, kasi ang bata mo pa. Mm-hmm. Ang gwapo Lance, mo pati. Ang gwapo mo pati. Di ba mo namimiss yung nanay mo, mama mo? Yes. Papa mo?
Ilang buwan na po yung papa nila doon sa Maynila, Nay? Kailan pa na yung nag-alis, anak? Maisang buwan pa lang po. Ah, isang buwan pa lang? Isang buwan pa lang si baby. Ibig sabihin, ano na, 3 months na. Kasi kung 4 months na si baby. Oh. Hindi pa siya nagpapadala po? Napadala man po pag pinagsasabihan, pag pinagtitext. Minsan po sa isang linggo, 400. Sabi ko, paano naman ito makasya? Kasi kako sa gamot ng bata, tapos ang gatas pa. Hindi man kako ito makasya. Pag minsan ay nasabi po, marami daw siya doon binabayad. Ang sabi ko, solo ko naman dyan. Halimbawa kung ang sildumay ko magkano. Eh, wala talang matitira sa sahod noon. Magbabayad pa ng bahay. Pagkain pa niya, pamasahe man kung magkukumute pa. Wala talaga matitira po, Nay. Masubukan ko na yan. 15 years ako nagtrabaho sa Maynila. Ay, siya po? Opo, eh, wala man ako na. Oh, yeah. Una nga po sa bakery yung nagtatrabaho, tapos naglipat daw po doon sa isa. Lalo na ngayon, mamahal na nang mabilihin. Ay, ito po, hindi pa ito nag-aaral? Ay, hindi pa po, naging naiiwan niya. Ang kukugin nila, oh. Ay, kala ko nag-aaral na din ito kay Mami. Sa susunod po ay maaaral na yan at ano yun na yan. Maapat na po yan ay. O, sa susunod, pagbalik ni Kuya, ayaw na ni Kuyang malalaman na nangangalakal lahat. Kasi sa ayaw sa gusto ni Kuya, Kuya, sasagutin mo na ang baon nito, ha? Yung mga kalingap, sagutin yung baon ni Lance, o. Araw-araw. Oo, kaya ayaw na namin maririnig na nangangalakal ka, ha? Matawag ako kay tita mo, o machat ako, tatanungin ko kung nangangalakal ka pa, ha? Pag nagsabing nangangalakal ka pa, hindi na kita papabigyan kay Kuya ng baon, payat ka. Anong gusto mo, mangangalakal ka o bibigyan ka na lang ng pambaon araw-araw? Okay, na lang Kuya ng baon para safe din yung buhay niya. Opo. Kasi sa pangangalakal din natin alam, mamaya niya masugatan o ano. Matitan o ano. Kaya ikaw mag-aral kang mabuti, ha? Magkano na pagbabibitahan mo, Lance? Nakakamagkano ka? Pag nangangalakal ka? Sinisil lang. Magkano daw mangangalakal? Mangangalakal. Kaya, ha? Total, ang lapit lang naman ang school mo yan, nakaglakad ka na. Pag natusok ka pa dyan, kulang pa yung 15 pesos mo na pang ospital, pang gamot. Pagpaantay tetanus ko ngayon, di na din makalibre. May bayad na rin. Magkano ang bayad nung 200? Ay kung kikita ka lang ng 15 pesos, maghahanap pa si Lola ng pandagdag para lang mabigyan ka ng antay tetanus. Kaya huwag ka nang mangangalakal, ha? Si Kuya na ang bahala. Sa baon mo, sa ayaw, sa gusto niya. Oo. Ha? Basta't ako ang nagsabi, sasagutin niya ang baon mo, ha? Mag-aral kayo mabuti. Mag-aral kang mabuti. Para malayo marating mo. Isasama ka na niya ni Kuya sa pagbablog kung saan-saan ka makakarating. Gusto mo ganun? Mag-aral ka na rin mag-vlog. May cellphone ka? Mag-vlog ka na. Bawal mo ng cellphone. Pag high school ka na. Oo, marami na yung nagbablog na mga bata. Oo. Anay, Salamat po. Salamat pong marami sa inyo. Lalo na po kay Kuya Bal. Salamat po sa inyo, Kuya Bal. May panggamot na po. Tsaka gatas itong baby. Oy, may pambili na po ito. Tsaka bibilang ko po nung gamot niya sa sipon po. Nasa 140 po. Kasi yung sa sipon niya ay na, ano, may kasamang salagnat din. Hiyang po kasi siya doon. Siguro po ito si Kuya ay mabisibisita na lang po ito dito sa inyo. Babalik-balik na lang po ako dito. Po, salamat po sa inyo. Ikaw naman ay wala ka pang pasok. Sa susunod na linggo pang pasok kasi ngayon ay holiday. Sa Martin ay Lunes pa rin ang pasok. Ilang araw ba walang pasok? 5 days. Ah, 5 days? Martes na po ang pasok. Siguro naman bago magpasukan, bago magmartis, naandito si Kuya para malamang ng maraming bago. Oo, mayak na. Inay. Ano yan? Ano na si Bibi? Lagap po kami sa gusto ko ng kaming kamuting kahoy. Ay, opo. Opo. Saan yung nag-aalaga sa kanya ate? Ito po. Ah, siya? Yan po ang baby niya na nag-aalaga. Yan po ang lagi kong kausap. Sa aking
siya nakakapag sa akin na minsan na talagang hindi niya alam kung saan siya matakbo. Sabi ko nga, hindi man kami nito close, pero sa akin siya nakakapagsabi. Maygi nga po, hindi yan mahihain kahit dalaga po yan. Opo, sabi ko nga kung iba-iba. Dalaga po yan, nakakapag-discard po. Nag-aaral ka pa, po ako. Bakit? May trabaho ka ngayon? Ngayon po, nag-aaral po. Para ba ako may trabaho? Tumalipot si Papa ay wala din po ng ano sa'yo. Nag-a-apply po ako. Kaso wala po mga natawag po. Talagang pagkakataon talaga minsan ay masin. Kakawan mo yung baby, oh, umiyak na. Baka, hindi ba nagutom? Nay. Nestogen pala ang binibili. Ninaw niya. Ang binibili po namin yung mga nakasasay po na assistant nurse. Wala siyang number ka? Wala siyang number. Wala po. Yung ah, wala. Orange po. Yung... Pero meron din nung nakaka-call. One. Estrogen 1 din sa kanila. Ito, estrogen 1 na siya. Yung nakapang, inaantok pala. Kakawa naman, oh, puti-puti. Siguro pati yan, hindi po nakatulog. Huwag ka daw, papel, ilas si silang papel. May lagnat siya. Karga lang, ayaw niya kumahiga. Ayaw lang. Ayaw, ate! Ano yun na ba, ito, Nay? Nay Edin? Sabi, anan ko po, nagdugtong po kami dito. Ah, pinatila lang kayo dito? Opo. Nagdugtong po ng ano, sa asawa ko kasi yan yung nanay niya. Dito po kami nagtabi ng irrigation. Nag-ano na nga din po ito at yung po bagaster sa kabila, pinaralis na. Mm-hmm. Ma-clearing po. Ma-clearing po. Na-ano din po kami pag nag-clearing po dito. Ito na lang po matitira sa amin. Pag nag-clearing din dyan. Kasi dun sa kabila, nag-clearing na din po ay... Ah, tatanggalin to. Opo. Hanggang dito lang po ang sukat niyan. Hanggang dito lang po ang sukat. Dito po ang tatanggalin. Mm-hmm. Wala na pinampaapoy ko. Kala namin. Almusal niya yan? Ayan. Mm, po. Masarap po yan para okay. Sa amin. Special niya na almusal. Ikaw po. Ano po dito? Ma-ano na tayo? Na. Nay Edin, uwi na po kami. Ay, salamat po, sir. Salamat pong marami opo. Sa inyo. Sana po ay opo. Tulungan pong yung anak ko lang po ang inaano ko ng gamot tsaka yung gatas. Opo, sige. At po, talagang hindi po namin kaya sa hirap ng buhay po. Ang apat na nag-aaral po kasi yung asawa ko po nagtatrabaho, isa lang po. Ayun, dati po nakakatinda ko, hindi na po ako nakakatinda dahil po yung magtitinda ko pa nagtinda ko, yung puhunan ko tsaka yung ano po, naibibili ko din po ng panggamit. Kaya hindi din po ko agad nakakatinda, nawawala din po. Wala sa pansuportang kapitan. Opo. Pag nag-clearing na pala po dito, halos wala ka na po palang ano. Wala na din po. Wala na titirahan. Sa amin, yung bandang higaan namin na yun. Panag-clearing po dito. Baka matagal pa naman. Sana nga po, hindi na para kahit paano hirap po baga ng mga upahan. Ang hirap po ng anong ng bahay. Ang po. Ano po, mga anak-anak na ano. Sige po, maalis na po kami. Sige, Ate. Salamat po. Okay. So yun mga kalingap, yan po, sana po matulungan natin sila. Ayan, lalo na po ko yung nanay ni, yung baby girl. Ayan. Masikip yung daanan eh. So yun mga kalingap, nakakaawa naman po yung buhay nila at yung nanay nung bata, nakakulong. May epilepsy po pala at saka na-stroke. So ang bata-bata po niya para... makulong siya at may stroke. No ate, ti Grace? Ayan po. Akala ko nga po yun, 24 years old na. 22 pa lang. Bata pa niya. Opo, pero siguro po yung epilepsy na yun, yun na lang siguro nakulong siya. Alam ko talaga na stroke lang. Gawa nga siguro ng stress, syempre. Opo, stress sa buhay. Saka hindi na kasi natapos ang effects na nangyayari sa kanya. Araw-araw yun, 3 times siya na sinusumpong ng epilepsy. Opo. Pag nauuhusan daw ng gabot, napipilit mo ang mga bantay na bilhan. Oo. So yun mga kalingap, sana matulungan natin sila at maraming salamat po. Sa tutulong pa lang. Ayan. At maraming salamat din po at kay Ate Grace. Ayan po. Siya po yung nag-refer po sa atin. Ayan, mga bata na
bilakal na para lang may pambaon sa pagpasok. Yung panganay po niya, si Lance. Nangangalakal para pambaon niya sa school. Delikado po yun. Pag natusok po siya, kulang pa yung nagbintahan niya pag na-hospital po siya, mga kalingap. So sana matulungan na po natin sila. Kahit pang budget lang mong bata o kaya pang gatas. Ayan, mga kalingap. Shoutout po sa lahat ng viewers po natin. Yan, shoutout din po kay Ate Grace Vega. Yan po. Siya po yung nagturo sa atin. At shoutout din po kay Ate Lila Shina. Yan po. Kay Ate Lila Shina, shoutout. Maraming salamat po sa pag-share ng blessing po nyo, mga Ate Shina. Yan po. Sana marami ang tumulong. Shoutout din po sa mga OFW po. Yan. Sa mga hindi nag-i-skip ads po, maraming salamat. Maraming tulong po yan sa amin. Yan po. Sa mga baguang subscriber po natin, maraming salamat po. Shoutout sa tatihan subscriber po. Maraming salamat po. So babalikan ko sana, ay babalikan ko po sila, bibili ako ng gamit ng bata. Para maibsan naman yung problema nila. Huwag mong kalimutan, Kuya, bago magpasukan, dapat mabili mo ng pambaon sila para hindi na mga lakas. Kasi delikado yung ginagawa niya. Na gusto niya may pambaon siya, nangangalakas siya. Hindi na siya pumapasok para lang malakal, para may baon siya kinabukasan. Malapit lang mo ba yung eskwela niya? Opo, doon lang po sa una-una na nila. Hmm. Ah, kayo po, President. Ayun, mga kalingap, shoutout din po kay Kuya Balatid na at Kalingap Rob. Maraming salamat po. See you next vlog po. Ayan, at God bless po sa lahat. Ate Grace, maraming salamat ha. Okay po, salamat. Salamat Kuya Bal. Salamat po sa lahat ng gusto tumulong para po sa pinag-vlog namin din. God bless po. Si Ate Grace po, nakita niya ako dun sa kay Nanay Clarita kahapon. Ayun, maraming salamat. Yeah!